So yung given problem natin, variable separable yan, x, y cube dx plus e to the x squared dy is equal to 0, kailangan nating ma-separate ang lahat ng mga x at lahat ng mga y sa isa't isa. Dapat ang kasama lang ni x is dx at ang kasama lang ni y is dy. So, pagkakaiba sila ng differential operators. Kapag differential operators dy, dapat y. Kapag dx ang differential operator, dapat ang kasama is x. Ganun lang kasimple. So, in order to do that, meron tayong kailangang i-multiply dyan sa kabuuan ng equation. Na kung saan hindi naman maapektuhan ang value ng ating equation, wala namang mababago. Same pa rin. So, may kailangan tayong i-multiply. So, ano yung kailangan natin munang i-multiply? Okay. Analyze natin maigi, no? Para mawala ang y cube sa xy cube dx na term, kailangan ng buong equation, i-multiply ko ng 1 over y cube. Tama? Kasi kapag i-multiply ko ang kabuuan ng equation ng 1 over y cube, sa first term, makakancel ang y cube, matitira na lang x dx. Pero yung pangalawang term, kapag multiply ko, magkakaroon siya ng 1 over y cube. Yung pangalawang term. So okay na yung problema natin sa first term. Naiwalay na natin si y sa lahat ng mga x. Naiwalay na natin ang dipote sa dekolor. Naiwalay na natin ang good sa bad. Punta tayo ngayon sa second term na e to the x squared dy. Ano yung gagawin natin? Para maiwalay yung e to the x squared kay dy, yung buong equation, kailangan din natin i-multiply uli. Yan. So, yan yung process ng variable separable. Sa paglalaba, ganyan din ang proseso. Bago ko maglaba, bago ka mag-solve ng problem, pag-iwalay mo na yung dapat pag-iwalay. Dahil wala kang masasolve ng problema kapag makasama si x at si y. Hindi pwedeng dalawa. Malinaw ba? So, kumpitin na natin yan. Napakadali lang yan. So, 1. Sa baba, ang denominator natin is e to the x squared. So, kapitase ko lang yun. Yan. So, lagay ko sa singit, no? Multiply by. Yan ang pagmumultiply natin sa kabuuan ng ating equation. Kapag multiply ko yung buong equation, yan nyo ah, at piso lang uli yan. Makinig kayong maigi dito, class. Okay. Kapag i-multiply ko ang first term ng 1 over y cube, natural, mawawala ang y cube. Tama? Cancel. Pero, magkakaroon yan ng denominator. Kasi nga, i-multiply din natin ang 1 over e to the x square, hindi lang naman ang 1 over y cube. So sa baba, e to the x squared, malalagyan yan. Yan, ang ating first term ngayon. Sa pangalawang term, kapag i-multiply ko yan ng 1 over e x squared, makakancel ang e to the x squared. Pero magkakaroon ng bagong denominator ang dy. Hindi lang 1 ngayon ang denominator niya. Dahil hindi lang naman ito ang multiply natin dito eh. Pati yung 1 over y cube. So, dy over y cube. Yan. So, magkakaroon siya ng y cube sa baba. Yan. Ngayon, kung papasinin natin yung ating given equation, ang lahat ng may x ang kasama na dx. Ang lahat ng may y ang kasama na dy. Naka-classify na sila ng maayos, nakagrupo na ng maayos, naiwalay na ang dekolor sa dipote. Pwede mo na ngayong bot linise yung parehong marumi. Yung dekolor at yung dipote na may mansya. Unahin mo nga lang yung puti, no? Pero dito, pagsabay na natin. No? So dahil separate na yung mga variables natin, dyan mo palang masasabi na ang given equation natin is a variable separable. Variable separable siya.
Diyan ka palang pwedeng magsimulang mag-compute talaga ng problem at maganap ng differential equation dahil napatunayan mo variable separable. Pero kung hindi variable separable dyan, hindi mo pwedeng i-apply ang method na ginagawa natin ngayon. You proceed to another method of differential equation wherein papunta pa lang tayo doon sa mga yun. Right after this topic ng variable separable, you'll proceed to homogeneous functions muna. Again, sayuin muna natin kung paano ba malaman ang isang given equation is homogeneous or not. Homogeneous function. After natin napag-aralan ng homogeneous function, we'll be proceeding to homogeneous differential equation. Doon, ibang method na naman lang pag-aanap ng differential equation ang ating matutunghayan. Ayun, given this equation now, dahil variable separable yan, ang susunod na pag nagagawin natin is integration. Integrate. So, ano integrate natin? Ito. We will integrate yung entire given equation natin na variable separable. So, ito, integrate ko yan. Integrate natin, no? Kaya nga, sabi sa inyo noon, the past time sa naging estudyante ko yun sa ibang calculus, mahihirapan ka sa differential equation kung hindi mo napagigiyan ang inyong differential calculus at integral calculus. Kasi lahat ng yan, matutunghayan mo uli, mararanasan mo uli dito sa differential equation. Pero in fact, yung mga examples na binigay ko pa lang ngayon sa inyo, madadali pa yung mga yan. Di pa ganyan kahihirap yung mga yan. Okay. The integral of x dx over e to the x squared plus the integral of dy over y cube is equal to 0. I think ang the best na pwede kong gawin dito, given our equation, yung mga nakikita nating denominator, pwede kong iakyat sa taas yan. Akyat natin. Okay. Retype lang ako. From positive exponent, lahat ng mga denominator, eh, gagawin kong negative exponent. Kasi nga, mayroon akong mga nirecall na formula na magagamit natin dito. Di ka pa man nagsisimula, dapat na-imagine mo na sa sarili mo kung ano yung mga formula, kung ano yung mga sangkap na kakailanganin mo. Same thing with the differential calculus, not only with the integral calculus. Ito ba ninyo? Okay, integral. Siyempre, retype ko yan. Copy-paste ko na lang yun. Copy. Kaya lang, magiging negative yung exponent dahil nga inakyat natin sa taas. And then, x dx plus, again, another integral symbol. Dahil inakyat ko sa taas, y to the negative 3. From 1 over y cube, magiging y to the negative 3 dahil in-apply natin ang negative exponent. Yeah. Equals 0. At yan na ngayon ang ating given equation, integral problem. So we have to integrate both terms, the first term and the last term. Yung 0, kahit na hindi mo nalagyan ang integral symbol yan eh, pero sige, lalagyan ko pa rin. Para consistent tayo. Alagyan mo na rin. Yan. Okay. Continue. Concentrate muna tayo sa unahan. Gusto ko detalyado para ma-recall ninyo yung mga napag-aralan. Ayaw ko siya shortcutin, no? Gusto ko malinaw at saka mabalikan ninyo yung mga topics na napag-aralan natin before nung estudyante ko pa na kayo doon sa subject na yun. Okay. Ayaw kong madaliin. Integral. Lagi ko ng integral symbol yan. Tutunan niya, nami-miss na kayo eh. Ewan ko lang kung ako, nami-miss niyo yung pagtuturo ko. Integrate natin yan, but in such a way na hindi naman basta-basta. Ang tulong ko sa inyo dati, kapag nag-integrate tayo, huwag mo munang iisipin kung ano yung formula ang gagamitin mo. Kasi ang solusyon mo, ang pusa magdadala sa iyo, sa right formula na pipiliin mo. Tama? Sa right process yan.
So, ang unang ginagawa natin para sa first term natin, lagyan ko dito, no? First term muna tayo. First term. So, first term natin, ayan. So, hanapan natin ang integral yan. Okay, ganito na kadali yan. Let U. Lagi natin ginagawa yan. Let U. Let U be equal to the negative x squared. The exponent natin. Type ko siya, no? So, ayan yung U natin. Ba't nabuo siya? Type ko na nga lang. Yan. Negative x squared. Yan. And then afterward, ahanapan natin ng derivative ang ating U. Differential calculus. Okay, let U be equal to negative x squared. In order to do that, you have to recall this. Kasi hindi naman lahat kayo, laging estudyante ko, no? Kailangan ko parang ipakita. D over dx of x to the n is equal to nx raised to n minus 1. Yan recall lahat yan. Hindi pwedeng makalimutan yung mga yan. Yan. Ito yung formula natin. So, if you will apply this to this, so at face ko ulit yan, no? Ang u natin na negative x squared, yan. Ang derivative is actually du. Ang derivative ng u is du. Ang derivative ng negative x squared, kung i-apply natin yung formula, is negative 2. X raised to, ano? Negative 2x na lang, di ba? Negative 2x na lang ang ating derivative. Kaya lang, lalagyan ko ng dx. Dahil si u, nilagyan natin ng du. Ang derivative lang u with respect to u is 1. Pero required tayo lagyan natin ng du eh, tsaka dx. So, du is equal to negative 2x dx ang derivative ng ating negative x squared. Yung solution natin yan sa derivative, I like mo ng kulay blue. Sa tulong ng dalawang yan, yan ngayon ang magpapatakbo ng solution natin sa ating integrating process. Tingnan nyo ha. Copy-paste ko yun. Copy-paste ko yan. Ito ang magtuturo sa atin ng right formula. Okay. Ano ang value ng negative x squared dito? Hindi ba u? Ang negative x squared, ang value is u. So, papalitan ko yan ng u. Tama? X dx na lang ang problema natin. Ayan na lang, ayan na lang. So, paano ko papalitan ng x dx from r given? Ang gagawin ko dito, class, i-divide ko yan ng kabuuan ng negative 2. Para makahanap ako ng x dx, kasi hindi naman negative 2 x dx ang kailangan natin. X dx lang. Ito lang yung kailangan natin. Tama? Hindi mo hahanapin ang formula sa simula. Sa tulong ng derivative process mo, ng kababaan ng loob mo, kusa kang makakapaganap ng solusyon. Kusang ibibigay sa iyo yung solusyon. Yung formula na hinahanap mo. Can you follow? Ngayon, kukontinue ko yung nasa taas. So, ganito lang yan. Para makahanap ako ng value ng x dx, so, sa left-hand side, magkakaroon tayo ng negative du over 2. Doon na, okay. Yan. Yan talaga ng typing. Yan. Du over 2. And then, sa right-hand side, magiging equals x dx. So, ibig sabihin, may value na tayo ngayon ng ating x dx. It is actually negative du over 2. Kasi yun yun. Ang pampapalit ko dito ngayon sa x dx is that 1. Negative du over 2. Yan. Palta ko ngayon yan. Face. Kaya nga lang, lalagyan ko ng parenthesis yan. Yan. Ibig sabihin, e to the u times negative du over 2. Ganyan lang kasimple yan. Para nare-recall ninyo ang inyong differential calculus at integral calculus. Now, in this situation, masagwa kung ganyan natin isosolve eh. Kailangan, ayusin natin yung equation natin. We can factor out negative 1 outside the integral symbol.
So, insert ulit ako. Yan. Ano makita ninyo? Integral. Siyempre, outside the integral symbol, I will write negative 1 up. 1 over 2. Di ba? Negative. Negative 1 up. And then, e to the u, du tayo. Negative 1 up, e to the u, du. Yan. Okay. At dahil ito ngayon, ang output natin, yan, ito, highlight ko siya, no? Lalakihan ko. Diyan ka ngayon mag-iisip ng formula. Eh, hindi ba? May formula tayo. Recall ko ulit, ha? Recall. Sa integral calculus, meron tayong formula ganito plus, eh. Kailangan. Sa ulatin niyo talaga yung mga yan. Na meron pa na umabot kayo ng D, ibig sabihin, alam na ninyo yung mga yan. Pero ako, binabalikan ko pa rin para sa inyo. Yan. E to the U, du integral is actually equal to E to the U plus C. Yan. So, ibig sabihin, kung ihadap ko ulit yun, yan. Hindi ba? May value yan. At ito yun. E to the u plus c. Equal. Ina-write ko lang yung negative 1 half. Yan. At ano ang value ng e to the u plus c? Hindi ba e to the u plus c? Copy please. Yan. Yan. Okay. Pero ano ba ang u? Okay. Kukunin ko yung kalahati, no? Ako nagtataka kung bakit differential equation. Ang iba, gusto i-modular. Eh, samantalang willing naman ako magturo ng ganito. Kasi trabaho ko yan. Eh, hirap talaga. Type ko na lang. Insert. Negative 1 up. Yan. 1 up. Then, E. E, ano ba yung U? Ang U natin is negative X squared. Ayun siya. Taas. Yata, exponent na naman pala. Yan. Kasi, so sa first term, wala na tayong problema. Yan. I like ko lang yung dito, no? Negative 1 up e to the negative x squared plus c. So that is our first term. Ibig sabihin, ito. Yung una, solve na yung problem natin. Let us proceed now to the integral of this. Copy paste ko ulit yan, ha? Yung portion lang na to. Pangalawang term na tayo. Copy paste ko siya. Gusto ko lang maging klaro, ayaw kong bilisan, no? Alisin ko yung sa right. Kapag ganito naman yung problem, gas-gas na yan, eh. May direct formula tayo dito, plus, di ba? At ito yun. Recall ko rin, ano? Recall. Ang yung dito is negative 3, eh. Ang negative 3, kapag dinaribatin mo, dx lang. So, nag-depreciate ka pa rin. So, hindi mo na kailangan i-show yun. Ganito lang gagawin natin, no? Ang formula dyan, recall. So, ang formula. Is x to the n. Dx equal naalala nyo pa yun yung basic integration formula na napag-aralan natin last semester n plus 1 over n plus 1
then plus C. Now, if we will be applying this formula, ang negative 3 natin, yun ang n. Yung exponential lang ng y, pero sumatotal, equal lang yan. So, equal. Sagot natin. Siyempre, may fraction na yan. Apply natin yung formula. X to the n plus 1. So, we have y exponent. Negative 3 plus 1. Sa baba. Negative 3 plus 1 plus c equal y to the negative 2 over negative 2. Tama? Y. Yung talagang mag-type sa Microsoft Word. Y to the negative 2 over negative 2 plus c. So, ayun yung mga sagot natin. No? Okay. Balikan ko yung given natin. Copy-paste ko ulit para hindi lang ko balik-balik sa task. Ito. Copy-paste ko yan. No? Copy. Yan. Integrating this, next page ko na. No? Integrating this, ang integral nito, meron na tayo sagot, di ba? Ito yun. Kaya lang class, kahit may plus yan, ito lang kukuhanin ko kasi wala ka namang assurance kung yung value ng constant eh. Pwede ka namang magdagdag ng plus yun dito sa, para sa kabuuan. Sa integration pa rin naman yan. Yan. Ito yung sagot sa unaan. Plus, how about the second one? Y to the negative 3 dy. Subukan natin. Ah, yun pala yung integral niya. Y to the negative 2 over negative 2. So, plus, ito. Equals, dahil natin yun, C. Nalagay ko, ano? C. So, nalagay ako ng C. Kaya lang, yun yung maigi. Actually, yung sagot na yun, tama na yan. Eh. Tama na yan, no? From here, stop muna tayo. Dahil nasa licensure examination ka, binibigyan ko na kayo ng tip kung paano ang pagpili ng tamang sagot sa licensure exam. Asan yung mga choices natin? Ah, ito. Yan. Papasinin natin. Dala-dalawa yung dosa na pinita natin, eh, di ba? No? Patip kaya kung ang kabuuan ng equation yung constant, since hindi naman natin alam ang value, dahil parehong may dos naman yung dalawa, lalagyan ko rin ang over ko yan. Tama? That's the reason. Kasi parehong may one-up yung dalawang term, so okay lang, lalagyan ko ng one-up din ang constant. On the other hand, hindi naman natin alam ang value talaga ng arbitrary constant. Ayan. So, pwede natin i-manipulate. Wala tayong assurance. Wala yung fixed value. Kaya nga, constant. Arbitrary constant. So, yung buong yan, dahil na-divide ko na ngayon ng 2, yung constant, i-multiply ko yan ng 2. Yes? May nag-chat? Ah, okay. Continue natin. So, na-divide ko na ng 2 yung constant. At dahil dinivide ko ng 2, para ma-eliminate ang 2 sa lahat lang yan, pumultiply ko uli yan ang 2, yung kabuuan. At kapag yan, pumultiply ko lang 2, tinan nyo kung mangyayari sa equation. May makakapareho ba dito? Tinan lang natin kung may makakapareho. E pa paano kung negative 2 ang piliin ko? Kung pa-positive yun. Kasi negative ito eh. Tama? Negative times negative, magpa-positive. Positive over negative ito, negative. I-multiply ko ng negative, positive. Ito magiging negative. Tama? Kaya lang tinanin niyo yung constant nasa right-hand side, yung C. Yung C natin. Ah, okay. Ito, i-multiply ko ngayon ng negative 2 din para lahat maging positive. Yan. Kitang-kita niya. Tingin-tingin yung mga choices dyan.
The best na ilagay dito is negative po kasi negative yun eh. C over negative 2. And then multiply ko ng kabuuan yung buong negative 2. Kung negative 2 to, negative 2 yan. Halimbawa, 2 and 3 yan. 2 and 3. Lalagay ko dito over 6. Kung 2 ito, 3 yan. C over 6. And then multiplier ko 6. Kaya lang by this time, ang LCD ng 2 and negative 2 is negative 2. Kung multiply ko yung buong ng negative 2, sinayaw kapag multiply ko ah.